alam po ninyo mga igsoon, mga igsoon, hindi ako ang may gusto nito. Gusto ko lang sundin ang sinabi ng Ginoong ihatag mo ang pulong ng Ginoo sa mga tao. Humayo kayo at i-share sa mga tao. Mayroon ding nagturo sa akin, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung nalalaman ko. Ano po? Kung ano yung nalalaman ko. So ngayon, bago po ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo makikinig ng reliyon. Hindi. Hindi natin kailangan ng reliyon. Napakarami ng reliyon. In fact, ang reliyon nasa unong kalibo. Isipin mo kung ang paraan ng pagpunta ng langit ay nakakalito yun. Kaya ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay paano maluwas ang akong alam. Sa ako pa iwon, pag ako'y mamamatay pa rin. May tanong lang ako sa inyo. May tanong lang ako sa inyo. Sino ang nakakaalam sa inyo bukas na buhay pa kayo? So, ibig sabihin, mamaya ang gabi, sino nakakaalam na buhay pa kayo? Wala. So, ibig sabihin, hindi natin alam bukas kung buhay pa tayo. Ngayon, dahil hindi natin alam, dapat bago na mamatay, makapaghanda tayo. Itong aking babasahin, ay dito nyo makikita ang aking apelyido. Dito nyo makikita ang apelyido ko. So, wag nyo na lang intindihin ang apelyido ko para lang matandaan niyo na merong pangit na mama na tumunta dito, nagturo sa amin, matatandaan nyo, itinuro niya ay tungkol sa atong Ginoo, sa ating Ginoo. Ano ha? Basahin ko sa inyo. Nandito, matatagpon ito sa Gawa 11:26. Acts chapter 11 verse 26. Babasahin ko sa inyo. Why Tagalog. Okay. Ang pagkasabi dito, at natagpuan siya sa lugar na yon, at nakisama sa, dinala siya sa Antioquia, at sa buong isang taon, ay tinawag silang mga Kristiyano sa Antioquia. Okay, Acts 11:26. Sa Antioquia. Makinig po kayo. Ngayon, kung hindi kayo makikinig, sayang. Kasi hindi na ako makakabalik. Okay. Ang ituturo ko sa inyo, paano maging Kristiyano? Kasi ang alam po nating pagiging Kristiyano, yung dumating dito noong 1521, sa panahon ni Magellan. Dumating ang Kristiyanismo doon sa Mactan. Dinala sa atin ang pagiging Kristiyano ng krus. Krus! Nasabi niya, pag hindi ka lumuhod sa krus, paluluhurin kita sa espada. Kaya ngayon, nakilala natin na pagiging Kristiyano, pag ikaw ay nawisikan, nabinyagan, at tinapik sa puwet, nilagyan ng asin sa noo, ang tawag sa iyo ay Kristiyan. Di ba yung tinatawag na binyag? Pag hindi ka binyag, ano tawag sa iyo? Pagano, o kaya, huwag naman magalit ang baka may Muslim. Yun ang tawag nila. Ang pagiging Kristiyano ay akala pagka ito ay winisikan ka, bininyagan ka. Pag hindi ka binyagan, hindi ka Kristiyano. Hindi ho totoo yan. Okay. Alali lang ha. Sa Biblia, ang Kristiyano, tatlong beses lang binanggit. Tatlong beses lang. Buong Biblia. 66 book ito. Pero tatlong beses lang binanggit ang Biblia. Una sa aking binasa sa Acts 11:26. Ikalawa sa Acts 28:26. Ikatlo sa 1 Peter 4:16. Tatatlong beses lang ang pangalang Kristiyano na binanggit dito. Pagkatapos, ang pangalang Kristiyano ay galing pa ito sa kaaway. Anong ibig sabihin nun? Yung tumutuya na tagasunod ni Kristo, sabi nila, siguro Kristiyano yan. Kasi kahawig niya magsalita, kahawig niya maglakad, manamit. Kahawig niya. Kaya tinawag silang Kristiyano bilang patuya. Halimbawa, ang pangalan ko ay Wesley. Lahat ng mga nakakakilala sa akin, siguro mga Wesleyan yan. Ganyan, patuya. So ibig sabihin, hindi talaga ito nagsimula sa ating Panginoon. Pero may sasabihin ako sa inyo, pag binuo nyo ang pangalan Christian, yung unang-unang salita, yung root word, ay Christ. Christian. Napansin nyo? Christian. Hindi kayo makabubuo ng pangalan Christian without Christ. Alisin niyo yung Christ sa Christian. Ano maiiwan? A-I
A-N. I-A-N, di ba? Kasi inalis mo yung Christian eh. Pag binuo mo yung I-A-N, ibig sabihin, I am nothing. Kasi wala kang Christ, wala kang Christ eh. Ganon nagsisimula ang pagiging Christian. Kailangan si Kristo pumasok sa imong kasing-kasing. Magtuo ka sa iya, manampalataya ka sa kanya, bago ka maging Christian. Oh, okay, makinig kayo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano ang isang tao magiging Christian? At bakit? At bakit, ha? Paano maging Christian ang tao? At bakit? Okay, ang unang tanong ay, paano at bakit kailangan maging Christian? Babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Ganito po ang sabi dito sa Tagalog. Makinig kayo, ha? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinakapusod, pinakapuso ng Biblia, John 3:16. Ulitin ko ha, sabi rito, gayon na lamang ang paghigugma ng atong Diyos. Gihatag niya ang iyang anak. Sino yon? Si Hesukristo. Bakit niya gihatag? Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ano ba sa Bisaya yung mapahamak? Ayaw tayo malaglag. Ayaw niya tayo malaglag. Kaya ang ginawa ng ating Diyos sa langit, ibinigay ang nag-iisa niyang anak, 2,000 taon na nakararaan, namatay siya para matubos ang ating mga kasalanan. Magbibigay lang po ako sa inyo ng ilustrasyon, no? Isang ilustrasyon. Ako sa ibang bansa, nawalan ako ng pera dito sa Pilipinas. Nawalan ako ng pera sa Pilipinas. Meron akong relo. Ano gagawin ko? Ayun, ako si Manong, sanay na sanay. Okay. Ito yung prendahan. Ito yung prendahan. Yung kunsyap. Kunsyap. Dahil wala akong pera, akin to, akin to. Ang gagawin ko, ipiprend ako siya para magkaroon ako ng pera. Oh. Ngayon, meron akong grilo, hindi ko siya makuha. Akin yan, binili ko yan. Pero hindi ko makuha. Bakit? Kasi nakaprenda siya. Ngayon, paano ko siya makukuha ulit? Kung tutubusin ko siya. Kung tutubusin ko siya. Ngayon, tinubos ko na siya. Kanino na siya? Okay, may tanong ako sa inyo. Sagutin niyo ako ng tama, oh. Sagutin niyo ako ng mula sa inyong kasing-kasing. Sino rito yung pag namatay? Alam niyo na pupunta kayo sa langit. Saan kayo pupunta pag namatay? Alam ba niyo? Hindi. See? Hindi, di ba? Tama yan. Alam niyo yung sagot niyo, kaya sinabi niyo hindi. Yan ang katotohanan. Hindi natin alam. Tama? Sino naman dito yung gustong makaalam bago mamatay? Ulitin ko yung tanong. Hindi niyo ako naintindihan. Hindi nyo alam pag tayo namatay kung saan tayo pupunta, di ba? Gusto nyo bang mamatay na hindi nyo alam? Hindi. Yan ang tamang sagot. Hindi natin gusto. Kaya ngayon, aalamin natin kung paano. Tinapunin nyo itong relong ito, ho? Tinapunin itong relong ito. Tinubos ko na siya. Kanino ito? Tanong ko sa inyo, sino tumubos sa atin? Si Hesukristo, hindi relihiyon. Hindi Baptist. Hindi Katoliko, hindi Mormon. Sino ang tumubo sa atin? Si Jesus ay ipinako sa krus. Di ba? Hindi tao ang ipinako sa krus. Si Jesus. Tinubos tayo na Jesus. Kanino na tayo? Yan ang problema natin. Sa kanya lang tayo, ang problema, dili ka nagtubos kanina. Hindi ta, parang ganito, bibigyan ko ng sample, isang sample pa. Mahiram ng upuan. Para lang maintindihan niyo ako. Ako, tinanong niyo ako na naniniwala ka ba sa upuan na yan? Sasabihin ko, oo, naniniwala ako na upuan yan. Pag sinabi niyo sa akin maupo ako, hindi ako upo. Alam mo kung bakit? Kasi wala akong tiwala. Tama? Ang gagawin ko, para malaman niyo may tiwala ako, nagagawin ko. Tatayo ako dyan dahil may tiwala ako. Di ba? Naniniwala lang ako na yan ay upuan, pero ayaw kong umupo kasi wala akong tiwala. Yan ang problema ng tao. Naniniwala sa Panginoon, pero walang tiwala. Kasi tinubos na ako eh. Tinubos na ako. O kanino na ako? Sa Panginoon, binayaran na ang aking sala. Ang problema sa atin, wala tayong pagtuo. Wala tayong pananampalataya. O? Okay, ngayon.
Itutuloy ko na to. Nakalagay dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya hindi mahulog, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, upat kabutang ang aking sasabihin sa inyo. Paano maliligtas? Ang una, kung bakit kailangan natin maligtas, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Sinabi po yan ng Roma 3:23. For all have sinned and come short the glory of God. Lahat ay nagkasala. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 100 peso. Taas nyo lang ang kamay nyo. Taas nyo lang ang kamay nyo. So, bibigyan ko ito. Taas nyo lang ang kamay nyo. Sino dito ang hindi pa nagsisinungaling? Ibibigay ko to. Taas mo ang kamay mo. Hindi pa nagsisinungaling. Pag may nagtaas ng kamay, panibagong pagsisinungaling yan. So, naiintindihan nyo ako na lahat tayo ay makasalanan. O, walang taong hindi nagsinungaling. Oho, inyong bata, pagka nagsasalita, nagmura, unang pagsasalita, nagmura. Ang sa, alam mo kung anong sinabi, putong inamoy. Putong inamoy. Sabi ng nanay, ay, nakakatuwa naman ang anak ko marunong na magsalita. Ginatutuwa pa. Nagkita ang magkaibigan. Sabi niya, ay, putong inamoy, anila ka pala. Ginawa ng pambati, pangmura. Kasi nga, makasalanan tayo. Ikalawa, nakalagay sa Roma 6:23, bilang nagkasala, mamamatay tayo. Tinan niyo yung mga batang yan. Mayroon dyan, 1 taon, 2 taon, 5 taon. Kuya, ilang taon ka na? Ay, ano, bata ka pa. 10 taon ka na, di ba? Ibig sabihin, tinan niyo mga kaibigan, bakit may mga tao na hindi na umabot ng 10 taon? Magpasalamat ka, inabot ka pa ng 30. Anong ibig sabihin yan? Pumunta kayo sa simenteryo. Yung sukat ng kabaong may ganyan. Di ba? May magaganda, may pangit. Ang ibig sabihin yan, ang kamatayan ay walang pinipiling edad. Mama, ako, hindi ko alam bukas kung buhay pa ako. Bakit? Bakit ang taong mamamatay? Nakalagay dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo. Mga kaibigan, lahat ng tao ay mamamatay. Pero tanda po niyo, pag ang tao namatay, hindi nagtatapos yan ng aso na yan, pag pinatayan, pupunta lang yan sa lupa. Ang kanyang katawan, pero tayo hindi. Meron tayong kalag. Gusto niyo malaman ang inyong kalag? Papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo inyong kalag. Nararamdaman mo? Sakit? Yan. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo. Alam niyo kung bakit ang tao nasasaktan pagka kinukurot? Yun yung kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa yung nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, nakakalasa. Halimbawa, ako'y namatay. Ilagay niyo ako sa lamesa, lagarin niyo ako, aaray pa ba ako? May nakita ba kayong patay na hinainan ng fried chicken, tatakam-takam pa? May nakita ba kayong patay na tinugtugan, sumayaw pa? Kasi ang nakikita nyo sa patay, katawan. Yun yung sinabi ng Diyos na ang galing ng lupa, ang galing ng alabok, babalik ng alabok. Pero mayroon tayong kaluluwa. Yung nakakaramdam na yan, buhay na buhay yan. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon. Ayaw na yung kaluluwa na yun nagkasala, pumunta sa impyerno. Kaya mga kaibigan, kung ayaw nyo mapunta ng impyerno, makinig kayo. Simple lang. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay 2,000 taon na nakaraan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Tinubos na. O, ngayon ang ikatlo. Una, bakit kailangan ng tao maligtas sapagkat tayo ay makasalanan? Pangalawa, may kabayaran ng ating kasalanan. Ikatlo, alam niyo ba sa kabila ng aking pagiging makasalanan, kahit na ipako pa sa cross ang aking sarili, kahit magpasibat pa ako, kahit magpakamatay pa ako, hindi ko maililigtas ang aking kaluluwa. Bakit? Parang ganito lang yan eh. Ayan, halimbawa, may tindahan yan.
Halimbawa, si Manong, mayroon siyang utang sa tindahan. Ganito kahaba. Ngayon, dumating ako, sabi ko, Nong, wala kang problema. Ako bahala sa utang mo. Babayaran ko. Sinabi ko sa may tindahan, bayaran ko na yung utang ni Manong ganyan. Sabi na may tindahan, paano babayaran ang utang mo? Mas mahaba. Hindi ko nabayaran ang utang niya. Nakuha niyo ibig sabihin? Paano ko ililigtas ang sarili ko bilang makasalanan? Ako ay makasalanan. Ang mayroong karapatan magligtas sa akin, yung walang kasalanan. Sino yun? Siya lang ang may karapatan magligtas sa atin. Hindi ang relihiyon. Kasi ang relihiyon, hindi naman ipinako sa krus yan eh. Ang baptis, hindi yan dumugo. Kahit sumapi pa kayo sa baptis. Ang mga baptis lang ang nagtuturo paano makarating sa tamang tagapagligtas. Oh? So ngayon, pang-apat na po ako, pang-apat, matatapos na ako. Ang pang-apat, nais ng Panginoon, nabuksan natin ang ating puso, katulad ng magnanakaw. Pakinggan nyo, di ba mayroon nakapako sa cross na dalawa? Dalawa, di ba? Yung isa, sabi ng isa, kung ikaw si Jesus, iligtas mo yung sarili mo, pati kami. Yung tinatawag bang to see is to believe. Pero yung isang magnanakaw, ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Hindi sinabi bukas, hindi sinabi na Panginoon na, saka na, pag natigok ka na. Hindi rin sinabi na Panginoon na, tingnan muna, bago kita isama, magsimba ka muna, magpabinyag ka muna, magpinitisya ka muna. No, hindi sinabi ni Kristo. Nakapako siya eh. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. So ngayon, tapos na po ako, mga kaibigan, mayroon lang po akong tanong. Mayroon lang po akong tanong sa inyo. Sino dito yung naniniwala na tayong lahat ay makasalanan? Taas ang kamay. Lahat ng naniniwala na tayong makasalanan. Ikalawang tanong. Bilang makasalanan, sino sa palagay nyo ang makakapagligtas sa atin? Ang relihiyon o si Kristo? Kristo. Good. Pangatlong tanong, kung si Kristo ang makakapagligtas sa atin, kung si Kristo, sino ang nais magpaligtas kay Kristo? Sige po, inais magpaligtas kay Kristo. Salamat po. Okay. Alam nyo ba kung nasaan si Kristo ngayon? Papakita ko sa inyo. Kung nasaan si Kristo, babasahin ko sa inyo. Nakalagay dito sa Matthew 18:20. Nakalagay dito. Kung saan nagtitipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna nila. Ang Panginoon ngayon ay nasa gitna natin sapagkat siya ang ating pinag-uusapan. Kaya kung gusto niyong maligtas, yuyuko tayong lahat. Yuyuko tayong lahat. Diyan sa inyong kinalalagyan, sumabay kayo sa aking panalangin. Sige po. Yumuko tayong lahat. Gusto niyong maligtas, yuyuko tayo. Sumunod kayo sa akin. Okay, sumabay kayo sa akin sa lahat na gustong maligtas. Ituturo ko sa inyo ang panalangin ng pananampalataya. Sige po, sumunod kayo sa akin. Panginoon Diyos, salamat po. Narinig namin ang katotohanan tungkol sa amin. Kami na makasalanan ay nangangailangan ng tagapagligtas. Opo, Panginoon, inaamin namin na hindi namin kaya iligtas ang aming kaluluwa. Kaya sa oras na ito, binubuksan po namin ang aming mga puso at tinatanggap ka namin ng may pananampalataya ang aming Panginoon, aming tagapagligtas ng aming kaluluwa. Salamat po sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so huling tanong na lang po. Sino rito yung totoo sa puso niya na nagtuo sa atong Ginoo para masalba ang iyang karam? Sino rito? Okay, pakinggan po ninyo. Kung nagbabasa kayo ng dyaryo, kung kayo nakikinig ng balita sa TV, mas totoo itong pulong ng Ginoo. Ito ang sabi niya, itong pangako sa inyo ngayong hapon. Tanda po ninyo, pakinggan po ninyo, itong pangako niya, John 1:12.
Ganito po ang sabi sa John 1:12. Eh, pakinggan niyo po. Ito yung pangako ng Diyos matapos niyo siya tanggapin. Pagkatapos pagsasalitain ko na yung aking kaibigan, mas maiintindihan niyo kasi talagang pure na Bisaya siya. Pakinggan niyo po. Ito ang sabi niya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Pinagkalooban ko na sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa mga...